Hello again mga Inday! Welcome again to another segment of Inday Sari Sari Food Vlog. Ngayon, ang anoy natin, the last video kahapon, we were featuring the fundraising events ng mga iba't ibang mga establishments na food establishments dito sa Lawag. And na-mention ko din na merong fundraising din ang Bunny Queen. Ang Bunny Queen is meron silang mga what you call made to order yung kanilang mga buns. Ang bun pala is mga parang Vietnamese sandwiches siya. So, andito siya ngayon sa aking harap. Ang Bunny Queen is meron silang usually mga... Ang fundraising nila is up to tomorrow, Monday, November 16. Pero, nakita ko sa kanilang post na fully booked na ang kanilang... fully booked na yung kanilang orders for tomorrow. Pero magkakaroon sila ng mga pop-up na parang food fair, something like that. Pero hindi pa alam kung kailan at saan. So might as well like their Facebook page, Bunny Queen. Siyempre, i-include ko rin dito sa mga descriptions keme, di ba? Ayan. Ito ang mga buns, di ba? Bunny Queen. Parang Bunny Queen lang, di ba? Parang kata ni ano? Ni... Sino na yun? Yung rapper? Si... I forgot the name, pero ano? Very, very... Nakalimutan ko. Yung kumanta ng humanap ka ng pangit. Basta yun. Ang ano nila, ang Bunny Queen is merong tatlong flavors. Merong, teka, hanapin ko ha. Bunny Queen. Ang meron silang tatlong flavors, ang... Ay, nasaan ang flavor? My gosh, hindi ko na ano yung ano nila. Ayun, merong lemongrass bun with classic pate, which is 150 pesos. 150 pesos rin yung kanilang tofu bun. Ito yung tofu bun. Ito yung... Ito yung ano yung lemongrass chicken bun. At ito naman yung combo. Kung anong laman, mamaya titikman natin. Pero in line with the ano sa ating mga kababayan sa ano, hindi muna ako magmumukbang. Hindi ko siya mumukbangin. Titikman lang natin siya kung masarap or hindi. And aside from the buns, itong mga sandwiches, meron ding project ng mga cookies naman from Heaven Marilee Domingo. Siya yung nag-post sa Facebook, siya yung kinontak ko. Ang ano naman is Baker Helper ang pangalan naman ng kanilang fundraising, also for yung mga kababayan natin na nasalanta ng bagyong Ulysses sa Cagayan. Ang Baker Helper is meron silang... Ang in-order ko is yung... Ito ba yun? Ito yung malaki. Ito yung cookies nila, which is 12 pieces, 145 pesos. And... Ito yata yung... I forgot yung ano, basta... cookies, 145, yung malalaki. Tapos meron silang mini cookies. Ito, mas maliit. Siyempre, mini, mas maliit. For only 90 pesos per bag, which is 12 pieces.
O, di ba? Damdamin food. So, tatlong flavor or variants ang in-order ko. Ang ito is, syempre, raisin and oatmeal cookies from, ayan, Baker Helper. Dito ba maigi? Mag-focus ka, uy! Baker, malabo doon. Basta iyan ko na lang yung ano, Baker Helper. Ito yung oatmeal raisin cookie nila. Ito naman yung chocolate chip cookie. Tapos, ito, meron din ako in order na, syempre, yung mga maliliit, pang ano, tapos ito yung double chocolate yata nila yung pang isa. Ayun. Tapos, aside from that, if you napanood yung ibang, ano ko, meron din isang finisher ako na ang pangalan ng ano, yung mga cookies din ng kanilang binibenta, ang Cookie Tier. Kung hindi nyo napanood, panoorin nyo, diba? Ayun, nag-fundraising rin sila at naka-accumulate na sila ng, I think, ito yung kanilang, i-mention ko lang ng ano, yung transparency report nila na ano, as of ng kanina yata to or kahapon. Good afternoon everyone, we have received more than 11,000 pesos in less than a day. The estimated cut-off date for donations would be on Wednesday. And we will be buying groceries, medicine, hygiene kits, and other necessities from the donations we've received. Challenge, donate 50 pesos or 1 US dollar for a cause. It may seem small, but it all goes a long way. You can donate through accounts provided on the publication material. Sharing and reposting donation drives are also really helpful in disseminating donation opportunities and information. You may refer to our previous post if you're looking for near drop of points in Ilocos Norte. Ayan. So, ayan. With that, ano natin sisimulan ito ngayon? Ang dami, di ba? Although marami pa rin sa akong nakikita mga post sa Facebook, alam niyo yun, hindi ko naman accommodate lahat na bibilhan ng mga products nila to support the syempre fundraising activities. Alam niyo naman ang Inday is medyo alam niyo na hindi naman ganun kaluwag ang bulsa. Baka mamaya ibang isipin niyo. Hindi naman ganun kaluwag ang bulsa ko, kaya medyo kung ano lang kaya kong ilabas na pera, at the same time syempre kumakain din ako, nabubusog ako, kumbaga parang in my own little way I'm helping them na rin, di ba, kahit paano. And at the same time, sharing this vlog through Facebook and other channels, at the same time supporting local businesses, yun ang importante, di ba? Syempre mahirap naman na maging makasarili, di ba? Parang pang personal interest ko lang, di ba? Ayan, so let us start with the buns. Siyempre, simulan na. Siyempre, yung cookies, alam naman natin yung lasa ng cookies, di ba? So, medyo, i-ano muna, tabi muna natin ito for personal consumption na lang. Basta, pinomote ko lang siyang Baker's Helper. Meron siyang mga nakasulat dito, pero ewan ko lang kung mabasa ko, di ba? Tingnan ko nga, baka may mas malaki. Tensya na mahina yung mata na Inday, di ba? Thank you for supporting Baker's Helper. All proceeds of the... Hindi ko mabasa maligit ng letter, di ba? Cakes and... Ang ano pala nito, pangalan pala ng shop is Cakes and Pastries by Grace. Parang Grace Adatomy, parang ganon. Thank you for your purchase and supporting our small business. We would love to see you enjoying our goodies. Please tag us on social media
If you are happy with everything, we will be very grateful for your review. Teka, di ba? Parang elementary lang magbasa. Medyo malabo kasi, di ba? Ang liit ng sulat. Tensya na. Ayan. Siguro, titikman lang natin ito mamaya para unahin muna itong mga Vans. Simulan muna natin sa combo. Kumbaga sa... ano? Combo meal. Pero syempre, titikman lang natin ang ano... Tapos, tabi ko na lang sa ref para kainin bukas or something. Hopefully, hindi siya masisira ng agad-agad. Alam nyo naman yung may mga ingredients na mabilis masira. Like, what do you call this? Like, tomatoes and whatnot. Sana hindi siya ganun kabilis masira, diba? Ayan, ito ang kanilang combo. Bun. O, French. Ah, itong bread na ito. French bread ba ito tawag dito? Yung mahabang keming ganon na matigas. Ayan. Ito ang laman niya. Charan! Siyempre, tanggalin ko muna, diba? Bago ibalik ulit. Ang kanilang combo bun. Ayan, anong tawag ko doon? Carrots. May tofu. May chicken. Yung puti-puti parang feeling ko is papaya. And meron siyang sauce. And meron siyang gulay na di ko ma-identify. Siguro Vietnamese keme kena chuchu ang gulay niya. Hindi kami close kaya di ko siya kilala. Ayan, tikman na natin ang kanilang combo na bun. Diba? Ang bun pala nila sa B-A-N-H. Bun Mi Queen. M-I tapos Queen. Queen as in Reina. Ganun. Kain tayo! Okay din siya. Yung sauces may parang pagka-spicy ng konti pero hindi ganun ka-spicy like kimchi, ganun. Sarap siya. Siyempre, tabi muna natin to para for tomorrow's consumption. Next, ikman na natin yung ito yata yung chicken. Chicken ba ito? Lemongrass chicken bun. Ayun. Ano lang natin? Slide na lang natin, diba? Ito ang kanilang lemongrass chicken bun. Ayan, the same ano gulay pero chicken lang ang laman niya with the gulay-gulay over there and some pepino there. This is the lemongrass. Siguro lemongrass yung ano yung green-green na yon, yung gulay na yan, di ba? Ewan natin. Hindi ko alam. Yan, shoot na ulit natin sa ano, di ba? At tikman na natin. Yung gulay na huling kinain ko yata yun yung lemongrass. Hindi ko sure. Pero di ba pag sinabi mong lemongrass, dapat itsurang ano siya, damo? Pero hindi naman siya mukhang damo.
masarap din yung chicken niya malambot. For 100 plus each na ganyan, below 200 pesos, it's a full meal na yan. Especially kung ano kayong foreigner kayong, American or something. Diba? Usually, napapanood mo sa mga pelikula or mga serya-serya keme ng ano, sa Amerika is dinner na, sandwich dinner na nila yon, diba? Todo na yon or hindi pizza. And our last bun for tonight is yung tofu. Siyempre, malamang sa alamang, tofu ang laman. At confirm, tofu nga ang laman, di ba? So, nga lang ako, di ba? Tofu talaga ang laman. Kasi, pangalan niya, tofu. Di ba? Siyempre, tofu, halos wala siyang lasa, diba? So, I think this bun is, yung tofu bun is good for vegetarians, ganun. Ayan, tabi lang muna ito. Tapos na tayo sa mga bun. Tikman naman natin yung mga, ito maliliit na lang siguro muna. Siyempre, yung malaki, save ko na lang sa ano. Kasi the same na mga pinanggalingan. So, dito tayo sa maliit muna. Baker helper, ayun. Kung gusto yung tumulong, guys, ano na, hindi naman masakit sa bulusan nyo, try na mag-order sa mga ganitong fundraising events. Siyempre, nakatulong ka na, busog ka pa, di ba? Yun ang importante. Hindi mo alam kung nakatulong ka ba talaga o talaga kumain ka lang. Yun lang yun. Ito yung kanilang double choco yata to. Double choco. Mini cookies. Maliit na cookies. Oy, busog na ako. Okay naman siya, parang ordinary cookies lang. Ayoko naman i-compare sa ibang ano yung na-try ko na before, pero syempre, since this is a fundraising event, syempre, di naman natin masabi kung ano, siguro much lesser ano yung na ingredients. Hindi naman siguro, pero for me, baka na ano lang doon sa kinain kong ano, buns. Kaya parang iba yung lasa. Yung double choco yata yun or something. Ewan. Ito namang isa ang asa na yun? Cookies. Ganito na nga lang yung ano, yung messages. Okay, kaka message lang sa akin ng ano ni Ma'am Heaven Marley. Ito kinunan ko ng cookies na ano is
Until end of the month sila magagawa ng fundraising, kaya like and follow their Facebook page na lang, Cakes and Pastries by Grace. Ayan. Siyempre, overexposed, diba? Masyado maano. Siyempre, i-include ko rin na sila sa, as usual, yung mga keme-keme dumadaan sa keme-keme dyan sa gilid-gilid ko. Habang kumakain ako or something, sa salita, ganon. Ayun. Choco Marble pala yung kinain ko kanina. Ito. Choco Marble. Kaya panakan mo. Charot. Ito ang kanilang classic chocolate chip cookies. Diba? Ang cute-cute ng chocolate chip nila. Oh, ang liliit. Feeling ko, as always, yung mga cookies, hindi, alam nyo, hindi nagbibigyan ng justice pag kumakain ka ng cookies tapos tubig lang or something yung kinakain mo. Nabibigyan talaga ng justice ang pagkain ng cookies pag umiinom ka ng kape. Yun ang very, very much nito. Very, very much. Much. As in, hindi yung much na gano'n. Yung, hindi posporo, much. Much is in pares. Kape lang talagang talaga na lumalabas yung talagang sarap ng cookies pag kumakain ka ng kape. Mapa high-end man na coffee yan or yung mga 3-in-1. Lumalabas talagang diba? Pag may kape. Pero syempre gabi na, ayoko naman mapuyat. So, tubig or dito sana milk tea na lang. Ayan. And with that, ito na ito yung second part, final part ko na siguro sa pag-ano ng mga fundraising. Syempre, di natin alam kung ano kailan yung mga fundraising ng iba. At sana lang yung mga bang ano naman natin, kapwa Pilipino, huwag naman natin tignan na opportunity ito para na manlamang sa ibang sa kapwa natin Pilipino. Marami nang alam mo yon, marami nang apektado na sa sako ng bagyo, tapos ay taken opportunity niyo pa na manlamang sa ibang tao, yung parang gagawa ng iba ng what we call this, gagawa ng fundraising kuno, keme-keme chuchu. Hindi ko naman sinasabing lahat, pero mangilan-ngilan talaga yung meron talagang, alam mo, may sa demonyo yung utak. Diba? I salute everyone that's making effort na sa paggagawa ng fundraising, taking their talents using their talents to help sa mga kababayan natin na apektaran ng bagyo. Maraming gumagawa ng fundraising for Cagayan, meron to Vigaraw, meron sa Marikina, meron for Cavite yata, or meron din sa Bulacan. Yung mga naapektaran, pero I salute everyone na gumagawa ng effort, spending their time to make fundraising. Even ang aking pinsan dyan sa Butuan City na si Father John, president ng FSUU University Butuan, na
umaano rin sila ng kanilang fundraising. Even mga government agencies are setting up mga drop-off points sa mga ng mga donations. Tapos meron akong isang nakitang isang laundry shop dito sa Lawag na they're accepting their kumbaga free laundry for the idodonate yung mga damit para masanitize na rin. Kasi as per may ordinance kaya may yata na ano na hindi pwede mag-donate ng mga used clothing. Pero hindi naman natin mapipigilan yung mga iba nating kababayan na yun lang ang pwede nilang ma-donate. Yun lang ang pwede nilang maitulong. So wag na tayong maging choosy, di ba? Kau na nga tutulong at choosy ka pa, di ba? Pero at the same time, gets naman natin yung kanyang ano yung gets naman natin yung point nila na syempre baka mamaya may virus or bacteria yung damit na donate mo or what not. And salute rin doon sa laundry shop dito sa Lawag na they're accepting free laundry for those used clothes na idodonate sa mga nasalanta ng bagyo para pagdating sa kanila is malinis na and hygienic. Malinis na hygienic. Para same ano rin yan, di ba? Anyways, as always, ingat-ingat po tayo lagi. Ang COVID is nandyan pa rin. Hindi na nag-ano. As of now, lockdown, may barangay, isang buong barangay dito sa Lawag na lockdown dahil nagkaroon sila ng 21 confirmed cases. So, yun ba ang ano? Kinasabi ng iba na, wala ang COVID na yan, hindi naman totoo yan, keme-keme chuchu-chuchu. Huwag tayong ganun mag-isip kasi COVID is totoong nandyan. So, ingatan natin ang sarili natin. As much as possible, kung wala tayong gagawin importante sa labas, huwag na tayong lumabas. Kung lalabas man tayo, wear your face shield, face mask, and bring your personal alcohols and personal ball pens. Practice social distancing. And ano pa ba nakalimutan ko? Parati kayo, always take your vitamin C. Siyempre, kung medyo mahinang resistensya mo, mabilis kang kapita. So, everyday, take your vitamin C. Or kung hindi ka fan ng pagkitik ng mga multivitamins or what, eat plenty of fruits or drink fruit juices, ganon. Kasi may mga kilala rin ako na, alam mo yon, soft drinks ang kanilang tubig. Hindi sila umiinom ng tubig. Soft drinks lang, di ba? At na ano na sana uminom tayo ng at least 8 glasses of water every day para syempre maano yung circulation natin sa katawan. Di ba para ma-maintain ang health natin ang magandang skin and everything, magandang pagdalay ng ating dugo, ng ating mga anong pangalawa, intestines, laman loob, ganon, para ma everyday tayong umuupo sa trono at everyday successful tayong umuupo sa trono, di ba? Pasensya na lang po sa ano sa mga may kumakain diyan na nanonood, di ba? Hindi ko naman sinabi na ano, di ba? Sinabi ko lang trono. Alam niyo na yung ibig ko sabihin sa trono, di ba? Ayan, and with that, ito ang inyong Inday. Thank you pala sa 55 subscribers ko pa rin. Sana madagdagan. Siyempre, ano ko rin yung mga sasama-sama ko rin yung mga ibang mga gumagawa ng fundraising dito sa Lawag para kung meron kayong shop na malapit doon doon na lang kayo mag-order or bumili or something, yung abot lang ng kaya nyo, di ba? Huwag naman kayo mag-splurge. Actually, itong in-order ko is parang splurging na rin kasi
Ang banh mi is, ang in-order ko is 500 something. Ito. Ay, hindi. Tama ba? 500 something kasama delivery fee. Pero dahil ang delivery partner nila is nag-waive ng kanilang delivery fee charges para sa mga gumagawa ng fundraising. So, salute din para sa mga ano, mga food delivery or mga delivery services na nag-waive ng kanilang mga charges for those shops na nagkakandak ng fundraising activities. So, ang buong akala ko ito is 530-something yata. Ito naman is 580. So, mga goodies na to. 580 pesos na to. From Cakes and Pastries by Grace, 580 pesos na to. Bale, 3 kinds of the mini cookies and 2 kinds ng kanilang full-size cookies. Ang bunny, 150, 150, and 170. So, 470? More or less? Something like that? Anyways, this is your Inday. Ingat lagi. Stay safe. Mwah, mwah, mwah.